willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa kung nagsabi kayong totoo hindi? Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat mo pare-pare yan. Ay, hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. Oo, asawa mo eh. Answer! Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Pinakanta ka natin ang bayang magiliw ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo, yung tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yun? Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready okay. Na po sa poly. We have directed the NBI to produce other polygraph machine okay. Before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila, lahat-lahat. Okay. Ikaw na asking you, not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-pare yan. Ay, hindi. Ikaw nga tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nila ng kasama. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin. Yes or no? Hindi po. Dapat ka pare. Hindi, pa, hindi. So ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun ang nakuha. Pero alam niyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatagi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito, lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman. Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Walang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, sir. Yeah, papasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Kung pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa... ibang tao. Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat ang sasabihin ng yes or no. O ano, pinakanta ka natin bayang mag-iliw ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At letting NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nagkuha si Mrs. Magkuha ka na yung siguro. Okay. So directed. Sir, after Senator De La Rosa. Yeah. Nasaan ang yung anak nito? Natawag yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where's she? Hindi mo nito. Pinapatawag natin sa last hearing. Pwede ka pong i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive decision kasi po yung aking anak bata. Kanong sinabi ng ATLB na sinasaktan siya at that time, yung anak po is 15 years, dito. 50 okay. Years old lang. Pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive decision kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng ATLB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here coming from, manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old,
And a child includes one over 18 but is found by the court when adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipos sa media ni Miss Maria Pevillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa dahil anak niyo po yon. Kayo po yung nihawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto niyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak niyo po noon nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak niyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak niyo, di ba? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa po sa bahay niyo po. Bahay po ng anak niyo. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyong magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyong mapahamak yung anak niyo. The committee is taking cognizance of your request and the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak niyo kasi pagagalingin, and nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak niyo. Hindi naman siya hindi na, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba? So hindi nyo pwedeng paghiwalayin yun na yun nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba, iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the member? Mr. Chair, is the daughter or son of the daughter of the Ruiz Coppol still a minor as we speak? But no po, pero the committee as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken. So we are taken by this committee. So Mr. Chairman, I submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak niya, we will be asking the members of the media and all others not Mr. Chair, all other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Chair, in the name of fairness, gusto ko rin mag-detect to test ilan dito sa kanila. I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong, kanyang statement, na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit positive sa resign na ito. So kayong dalawa, yes o no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Tapos natin si JM, ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si, let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Sino Patrick Simbaon. Patrick Simbaon, payag ka ba na? Payag po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's so all. The secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations Ms. Witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. Sir Tultulpo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po ng anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So, wala pong problema. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po dun sa executive session. So, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair. Senator Estrada. Madam Fran.